awit natin narinig, murihin ang Panginoon na tayo ay pinagkalooban ng saganang biyaya. Ako ay nagpapasalamat sa mahayayahan sa ganitong uri ng pag-ibon at ang aking dalangin ay maging pagpapala sa inyong lahat ang aking mga mensahe na ipapahagi sa inyo. Mag-akay nawa sa gawang kabanalan at ang pangalan ng Panginoon ay mabigyang luwalhati. Ako po ay mayroong kaugalian na kapag magandang special number ay magandang aking sermon. Kaya kapag ako mamaya hindi magandang sermon, ang may problema ko natin ay ang nagbigay ng special number. Okay? Ang ating lipunan ay medyo kakaiba na. Sa lahat ng mga kabataan na ngayon ay naririto, gusto kong mapansin ninyo na ang aking sinasabi ay hindi ito ang natural na mundo. Kung inyong napapansin nung araw, ang sakit ng tao ay ilan lamang. At noon ang mga doktor ay, pag sinabing doktor, lahat ng sakit ay kanyang gagamutin. Pero ngayon ay napakaraming klase ng doktor. Akala ko noon, basta dentist ay sangibig. Pero mayroon palang mga dentist na hindi pa rin kayang gamutin ang sakit ng ibig. Mayroon pa rin tinatawag na orthodontist. At bukod pa sa orthodontist ay mayroon pang tinatawag na surgeon dentist. Maraming level. Mayroon pang tinatawag na parang yung sa pag-X-ray ng ibig. So, marami pong level. Pero noon, tanda ko sa aming lugar, sa aming bayan, palibhasa ako'y taga Mindoro, kapag sinabing si Dr. Declaro, kung ang sakit ay sa ulo, si Dr. Declaro. Kung ang sakit ay tiyan, si Dr. Declaro. Kung ang sakit ay sa paa, si Dr. Declaro. At kung hindi nyo alam, ngayon ay may Dr. Foot na rin. Hindi karatarakang pwedeng gupitin ang kuko ng paa ngayon sapagkat mayroong foot doctor. Alam niyo po ba yun? Kaya doon sa mga diabetic, kapag kayo ay nagpa-pedicure, darating po ang araw, kapag kinubya na natin ang kinubya, ang pag-inog ng mundo, ang mga pedicurist natin at kayo ay nag-pedicure ng paa ng diabetic, yung diabetic na tao, at yan ay namaga, ay pwede kayong kasuhan ng foot doctor, kasi trabaho po niya yun. Kung inyo pong mapapansin, ang ating mundo ay hindi na nagbibiro. They are serious on what they are doing. Ang hindi lamang seryoso, marahil ay tayong mga Adventist. Ano? Seryoso sila sa kanilang mga ginagawa. Everything are in detail. Kanilang inire-record, mayroong mga sistema na ginagawa. Ako po ay may pamangkin na ang trabaho ay sa insikto. Tinatanong ko po siya, kung ano ang ginagawa sa insikto. Araw-araw ay kinukunan ng data at kahit ilang buwan na nakaraan ay pwedeng balikan kung ano ang ginawa ng insikto. Maging tauhan ng gobyerno, kung inyo mapapansin ngayon, alam na kung sino ang hindi nagbabayad ng tax. Kahit ang paaralan ngayon ay alam kung sino ang mga batang hindi pumapasok sa paaralan. At kung magkamisa ng aking pong kapitbahay na may katulong na taga-oksyen na yung Talmindoro, nung isang linggo ay ipinasundo ng magulang sapagkat hinahanap ng guro at ang sabi, kapag hindi nyo po pinabalik ang inyong anak, bawal pa pong magtrabaho ang inyong anak dahil wala pang 18. Pwede po namin kayong ireklamo sa gobyerno sa DSWD na hindi ninyo kaya kaya pinasundo po yung anak. Nais kong ipakita sa inyo, nakakaiba na po ang mundo natin ngayon. Nais kong ibahagi sa inyo bago ako mag-sermon. Ang bilis naman ang oras, mag-alas 12 na. Sana ay hindi gumagalaw ang ilo. Kung tama nga, ano? Delikado tayo. Okay. Nais ko pong, sayang nga lamang at ito ay nasa wikang Ingles, hindi ko naisulat agad sa Tagalog. A group existed who called themselves fishermen. There were many fish in the waters around. In truth, the whole area was surrounded by streams and lakes filled with fish, and the fish were hungry. It came to pass that week after week, month after month, year after year, those who called fishermen meet in meetings.
They talk about the force to fish, the abundance of fish, and how they might go fishing. They carefully analyze that fishing means, fishing meant arts, fishing as an occupation, and declare that fishing is always to be the primary task of the fishermen. The same fishermen built large, beautiful building for large fishing headquarters. Their plea was, everyone should be a fisherman, that every fisherman should fish. In addition to meetings regularly, they organized a board to send out fishermen to other places where there were many fish. The board was formed by those who had a great vision and courage to speak about fishing, to define fishing, to promote the idea of fishing in faraway streams and lakes where many fish of different colors swam. Furthermore, the board hired staff and appointed committee and held many meetings to issue statements on fishing to agree on what new streams should be thought about. Large, elaborated, and expensive training centers were built in the original and primary purpose of teaching fishermen how to fish. Over the years, courses were offered on the needs of fish. The nature of fish, how to recognize different fish, the psychological reaction of fish, the various backgrounds of fish, and how to approach and feed fish. Those who don't have doctorates in physiology. Further, the fishermen built large printing houses to publish fishing guides. The fishermen built presses were kept busy day and night to produce materials solely devoted to fishing methods and equipment. Meetings were arranged to talk about fishing and expert speakers. Bureau was also provided to schedule special speakers on the subject of fishing. Notwithstanding all this activity, it was noted that fishermen themselves did not fish. They pleaded for fishing. The board did not fish. They planned for fishing. The teachers of physiology did not fish. They explained fishing. The expert speaker did not fish. They preached about fishing, and the preachers did not fish. However, after one stirring address on the necessity of fishing, one young man left the meeting and went fishing. The next day, he reported that he had caught two outstanding fish. He was honored for his excellent catch and scheduled to visit all the big meetings possible to tell how he had done it. In fact, he quit his fishing in order to have time to tell about the experience to the other fishermen. He was also placed on the fishermen's general board as a person having considerable experience. Now many of the fishermen made sacrifices and put up with all kinds of difficulties. Few will pay for the service on the boards and training seminars. Some live near the water and bore the smell of dead fish. They receive the ridicule of some that make fun of their fishermen's club and the fact that they claim to be fishermen, yet never fish. They have doubts about those who felt it was a little use to attend and talk about fishing. After all, were they not following the one who said, "Follow me and I will make you fishers of men"? Sorry. It came about that one day someone made the outstanding suggestion that those who did not fish were not actually fishermen. No matter how much they claim to be, someone actually asked, "Is a person a fisherman? If year after year he never catches for one, even one fish, he is not a fisherman." What's the relation of this message? Napansin niyo ang talino ng tao? Maraming isda sa lawak, sa ilog, pinag-aralan ng lahat ng klase ng isda.
kung paano uhulihin ang isda. At itinuturo kung paano pakikinabalan ang mga isda. Ngunit ang problema, walang mangingisda. Aking napapansin ang Kristyanismo ay parang kagaya na rin ngayon. It's not my job. It's their job. Anak lang ako, siya ang nanay ko. Parang ang Kristyanismo ay walang epekto sa ating buhay. Kapag sila ang special number, aktibo sa church. Kapag hindi na sila special number, wala sa church. Kapag sila ay may part, maagad dumalo. Kapag wala silang part, hindi nadadalo. Kapag speaker, masaya ang buhay. Kapag ka naman hindi na speaker, malungkot ang buhay. And sometimes, this plastic become a place of entertainment. Sometimes, if we have a part, we are inviting friends and friends to come and listen to our part. Brethren, this morning, we are called, we are chosen people. If we learn to take, kung alam natin na magturo kung paano mangisda, dapat tayo ay isang mangisda. Kapag ating isinisan mo ng tungkol sa ating tagapagligtas, dapat may karanasan tayo tungkol sa tagapagligtas. Ating napapansin na minsan ay para tayong nagbubulahan tamang. Sasabihin natin ay mabuti ang Panginoon. Ano ang response? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Do you have a power to say hallelujah? Do you have the spirit to say praise the Lord? Within 1 week, did you analyze sa loob ng isang linggo, inyo bang naanalisa sa inyong buhay na may karapatan kayong magsabing purihin ang Panginoon? Nadarama ba natin sa ating buhay, ating bang nahihimay-may sa daloy ng ating dugo na mabuti nga ang Panginoon? Nagising akong masakit ang katawan. Ngunit sa kabila ng sakit ng katawan, ang sabi ko, Panginoon, ako na may bigyan mo ng kalakasan, ako ay aalis ng bahay. Magtitinda ako at sa aking pagtitinda sana sa pag-uwi ko, tapat ang aking kiluhan, tapat ang aking kinita, mabubuhay ang aking mag-anak. Praise the Lord! Kung makakabilang tayo dun sa ang kiluhan ay may bawas. Di mo ba? Paano natin makiklaim na tayo ay tinawagan at tayo ay piniling bayan ng Diyos? How we can tell people that we are fishermen but we don't know how to fish? Ang dapat na kategorya natin ngayon, patunayan natin may huli tayong isda. Nais kong itagni ang aking mensahe sa karanasan ng isang batang lalaki. Sangayon sa salaysay sa ikalawang Samuel, o First Samuel, Kapitulo 17, patuloy. Mahaba po ito, hindi ko na ito babasahin isa-isa sa inyo. Samantala ng Diyos ay medyo hindi na nalulugod sa paglilingkod ni Haring Saul, ay pinili niyang tawagin si Samuel, ang dakilang saserdote, at sinabi, sa bayan ng Israel ay pumili ka ng papalit na isang hari sa anak ni Isay. Kaya si Samuel, sa kanyang pakikinig sa tinig ng Diyos, siya ay humayo at pinuntahan ang sambahayan ni Isay. Lo and behold, sa kanyang pagpili sa mga anak ni Isay, hindi niya nararamdaman na ito ang tinawag ng Diyos. Mula panganay, pababa, 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 ay wala siyang nasumpungan. Ang sabi ni Samuel, mayroon ka pa bang ibang anak? Ang sagot ni Isay, mayroon at nag-aalaga ng mga tupa. Hayon at sunduin at aking titingnan kung siya ang pinili ng Diyos. Nang makita sa ngayon sa Biblia, makinis ang balat, mapula-pula. Parang si Pastor Sarmiento, wag. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, ito ang aking pinili. Walang iba kundi si David. At samantalang pinili si David, isang hama na mag-aalaga ng tupa. Alam nyo, hindi po madali ang mag-alaga ng tupa. Yung maraming, meron pa ba ho dito sa kongregasyon na nakaranas magpastor ng kalabaw? Ha? Pakitaas na po na kamay, yung mga nakaranas magpastor ng kalabaw, sinan? Mayroon nila. Madali bang magpastor ng kalabaw? Ha? Sabi nyo, madali? Subukan nyo. Madali yan sa isip, pag ginawa, mahirap.
Kapag umaga at kayo'y magpapastol ng kalabaw, okay lang sana eh, madali lang sana. Pero ang problema ko sa pagpapastol ng kalabaw, yung sa panahon ng araw ay sisikat diman, napakalupit ng mga dingding. Napakatama ang mga ganyan. Talagang hindi ka titigilan. Kasi yung sa panahon sisikat ang araw, sila ay gusto ay wala na silang magagawa, wala na silang choice. Dapat silang mawala sa mundo. Kaya palibasa ay ikaw na batang magpapastol ng kalabaw, ang amoy-amoy na rin ang kalabaw. Masibag ang niknik sa iyo. Talagang kamot ka dito, hindi ka pa kahit itihan. Lalo na kapag ang kalabaw ay ang tali ay nasa ulo. Mahirap hilahin. Kaya minsan ay itinatali mo na sa bayawa. Parang kung iisipin, madali ang magpastol. Pero sa rayon sa salaysay, ang batang ito'y nag-aalaga ng tupa. At ang tupa hindi isa. Hindi dadalawa. Hindi sa sampu. Daan ang bilang ng mga tupa. Sa ganitong kalalagayan, ang batang humarap kay Samuel, ang sabi niya, ako'y isang hama na magpapastol ng tupa, ngunit pinili ni Samuel sapagkat ito ang tinawag ng Diyos. Mula doon ay ginawa siyang tagatugtog. Sa panahon na si Haring Saul ay napupuses ng masamang espiritu, tutugtog si David ng kanyang alpa upang ang espiritong masama kay Saul ay lumayas. Walang ibang aliwan si David sa gitna ng parang, kundi hawakan ang kanyang alpa at tumugtog. Sangayon sa ibang salaysay, may sandali na sa kanyang kainipay, nilalaro niya ang kanyang paraso, ang kanyang sling, at kanyang tinatarget ang mga iba't ibang bagay sa pag-alaga ng mga tupa. At kung magkamisay, nakikibaka siya sa mga liyon o uso na lumulusog sa kanyang mga tupa, at kailanman ang hindi niya pinapahintulutan na ang isang mangkawan ay mapahamak ng dahil sa liyon o uso. Wow! Alam nyo, sa pagpapastor po ng kalabaw, marami ding puno na sa akin ang kinain ng kalabaw. Marami ding palay ang nakain ng kalabaw at marami ding balo ang naranasan ko sa aking magulang. Samantalang ikaw ay nagpapastor ng kalabaw, naroon ang magandang tutubi. Ngayon wala na masyadong tutubi. Huwag ko kung alam nyo pa kung ano yung tutubi. Alam nyo ba mga bata kung ano yung tutubi? Ha? Nang ako'y bata pa, iba't-iba ang kulay ng tutubi, sasabihin ko sa inyo, para iso, nang mahapon sa mga puno na sa mga damo, mayroong mali kung tawagin namin tutubing karayon, iba-iba rin ang kulay, na kung magkamisan sa aking kainipan kapag ako'y nakahuli ng tutubi, sasaksakan ko ng damo, lilipad yung tutubi, daladala yung damo. Ganda! Maganda sa gitna ng parang. Ngunit ang gitna ng parang para kay David ay nagbibigay aral. Ang aking ipinagtataka sa ating kapanahonan ngayon, ang edukasyon lamang ay matatago sa pamantasan. Maraming mga kabataan ngayon ay nag-aral pero walang natutunan. You know mathematics, you know English, you know Filipino, all the subjects, but you don't know what love is. Kaninang maga, samantalang kami lumalabas ng aming tahanan, sakay kami ng aming sasakyan, ang kalsada papunta sa aming bahay ay one way lang. Oh, makipot ang lahat. Mayroong isang batang lalaki, I think about second year or first year high school, sa kanyang laki. Habang kami dumadaan, walang pakialam ang kanyang patakan. Sa isang batang nag-aral sa pamantasan ng bukid, kapag darating ang sasakyan, ikaw ay titigil at titignan mo, baka ikaw ay masakit. Ngunit ang mga kabataan nag-aral sa pamantasan, nag-aral sa paaralan, walang pakialam sapagkat alam nila na kapag sila'y nabangga, sila'y babayaran. Nais kong sabihin sa inyo, we as chosen people, we being called by God, kinakailangan lahat ng antena ay ating ilagay, lahat ng alarma ay ating ilagay sa ating katawan upang tayo'y maging aware kung ano ang nangyayari sa buhay. Alam nyo, minsan ako ay siguro sabihin natin may pagdaramdam kapag ang isang kabataan ay magpapakasal na buntis na. Nakakalungkot, no?
Narito si Attorney Agno. Dalaga pa yata ito. Sa totoo lang ay ako'y masayang-masaya na siya ay pumasa sa bar exam. Ano? Kahit na yan ay hindi niya alam na siya'y aking ipinapanalangin, kasama talaga siya sa aming panalangin. Dalawa silang lawyer o student of law na ipinapanalangin namin sa aming family worship. Hindi nga lamang sino, hindi lamang sinurting palad na pumasa yung isa. Pero alam niyo, kung darating ang araw, ma'am, na ikaw ay makakasal at buntis na, malaking kabiguan sa ganang akin. Malaking kahihiyan sa ganang akin. Kaya't natutunan kong tumiskoble kung paano ang kabataan at buntis ay hindi makakasal ng buntis. Kapag kayo'y hinalikan ng inyong boyfriend, huwag kayong pipikit ang mata mula. Dahil kayo'y adventista. Sisiguraduhin ko sa inyo na kapag kayo'y nakisa ng inyong boyfriend, hindi kayo mabubuntis dahil kayo'y mula kung kayo ay kumalik sa inyong boyfriend. Hindi ko masabing huwag kayong pahalik. Sinungaling naman ako. That's a natural reaction being boyfriend and girlfriend. We as chosen people, we being called by God, we need to bring identity in this world, a different kind of identity, not the same with the world, but we are different because we are light bearers. Amen? Yeah. Oh, bakit ko'y ating ginawa? Sa tingin ko, hindi kailangan ng love cry. Hindi kailangan ng love cry kapag tayo ay kumikinang sa gitna ng lipunan at nakikita ang ating mabubuting mga gawa. Like David, isang hamak na bata, sa gitna ng ilang, ang kasalamuhay mga tupa lamang. Araw-araw ang kasama ay tupa at paminsan-minsan nakakasaubat niya ang Diyos at ang uso. Ngunit nang siya'y tawagan ng Diyos upang maging hari, samantalang kanyang tinutugtog ang kanyang alma sa harap ni Haring Saul, naaling si Haring Saul nang di kaginsa-ginsa isang araw. Sabi ng kanyang mga anak, pumunto ka sa hukbo ng Israel kung saan naroon ang iyong tatlong kuya. Sorry? Dalhan mo sila ng pagkain. Opo! Sana ganito ang mga anak natin ngayon. Pag may inutos po po, napansin ko sa mga kabataan, bato-bato sa langit, ang tatamayo mo na ganyan. Kasi ibang edukasyon ang inyong natutunan. Ang edukasyon inyong natutunan ngayon ay, inge, inge, inge. Ang alam natin sa ating mga magulang ay inge. Nais kong sabihin na ito'y lagi kong sinasabi sa akong mga anak. Ang pamumuhay bilang isang tahanan is a partnership. Whether you are a children or a parent, you should live together in partnership to meet your goals. Hindi lang alam hingi. Hingi. Nang sabihan si David na magdala ng pagkain, ang sabi niya, yes, tatay, upo. Ang malinig ngayon, tawag ko lang. Sabi pag sinabihan natin ang bata, anak, ko yung ito, bakit po? Sandali lang. At baka yung pinahintulutan ng sandali lang sila ay bukas pa. At kapag yung napuna, ang mabilis nila sagot, nalimutan ko po. Ganda. Di ba? And yet, you claim that you are called and chosen by God. A children of God being called and chosen is a life awake, enthusiastic, with a spirit of God blooms in your heart, and you will reflect the glory of the Creator, and you will proclaim that I am a different God. I am a God from heaven, a child of God. Amen. Kung tayo nila ay magiging kamukha ng mga taga-sandibutan, sayang. Lugi kayo sa pamasahe pa pareho. Agang-agang yung umalis. Ang kinita ni tatay at ni inay kahapoy, ibinili na ng lahat ng pagkain ngayon para maging pista ito. Sabi nga ng misis ko kanina, tinan mo sila o, nagpipicture pa.
talagang tuwan-tuwa na sila sa AUP. Why? This is Jerusalem for the Adventist people. This place is a Jerusalem. Ito'y paraiso ng mga Adventista del Septimo Dia dito sa Pilipinas. Adventist University of the Philippines. Wow! Maganda, di ba? We should be proud. Dapat tayo'y maging anong proud? Maging masaya. Maging naku, nawala. Masaya. Alam niyo yung proud. Ha? Yan? Hindi ka na yung mapagmalaki. At sumayon eh. Maging may pagmamalaki natin na ang lugar na ito ay lugar ng lugar ng mga Kristiyano. Kakaiba sa mundo. Kahit bungit, kaya bumiti. Alam niyo, tinitingnan ko yung inyong mga roleplay kanina. Medyo masyadong kahintik-hintik. Pero wala magagawa. Dapat natin katuwaan. Kahit papano ay may mga moral lessons tayo makukuha. Nakita ko yung ibang nanay sa kanapanuha. Dahil nararamdaman ang maraming magulang ngayon, hindi nila nararamdaman ang respeto at paggalang mula sa kanilang mga anak. Nais kong sabihin sa inyo mga kabataan ngayong umaga, being called and chosen by God, the first priority, give the honor and glory to our parents. You cannot give glory and honor to God without giving the glory and honor to your parents. You cannot have God, God, I praise you, I honor you, without honoring your parents. Kaya nang ito'y matutunan ko, kahit na ang aking tatay ay hindi naging masyadong mabuti sa aking buhay. Sabi ko nga minsan ang ako'y kuwing may dalang sasakyan. Tay, kung hindi mo ako pinalo ng marami, helicopter ang dala ko bawin. Dahil ako'y nasuprahan ng palo, kaya yan, second hand lang na sasakyan ang masinggit ko. Beloved young people, parents this morning, bilang pagtatapos ng taong 2011, palitan natin ang ating mga utak ng utak ng sanlibutan. Ang nilagay natin utak ng Kristiyano na kung saan ang Kristo ang ating Panginoon. Amen! Sabag na tayo itinawag at pinili ng Panginoon. Nang si David ay ito, nang si David ay tawagin ng Panginoon, sabi na, magdala ka ng pagkatubo. Lord, hindi yun. Pagkatapos niyang may bigay ang pagkain, narinig niya ang tinig ni Goliath. Sino sa mga Israelita ang tatanggap ng hamon? Kapag ako'y natalo, kaming lahat ng Pilistiyo, inyong marimin, pero kapag kayo ay aking nagabi. David was so amazed. His three brothers are in the soldiers. Sabi niya, huh? Huh? So what? Siya'y lumipat at ang sabi niya, anong nangyayari? Ang sabi ng iba'y, every morning, every night, that man is there, shouting, humahanap ng mga, what? Bakit kayo'y narito? Nagkatikipon, palita ang Israelita sa isang magaling na pakikitigma sapagkat ang Israelita basag lamang na palayo at sa kalampara ay bubuhok ang Jericho. Kilala ni David ang kanyang Panginoon, ang mabait na tubig, pinatamis ng Panginoon, ang nagugutom na Israelita, pinakain ng mga mana. Ano ba ang struggle? The Lord is with them. And yet, Goliath was there, shouting, Sabi ng kanyang kuya, Totoy, bata ka pa. Uwi na. Huwag kang maging seryoso. Masama yan. That's the theory of the world now. Bata ka pa, masyado kang seryoso sa buhay. Alam nyo, sa personal kong buhay, I may say I'm very serious to life.
Di ko sinagmamalaki at maaari ninyo maging halimbawa. I'm just a poor working student in PUC. But I finished my degree in PUC within 4 years. No single centavo from my parents being spent in this school. But I finished my course within 4 years. Galing, no? Kapag tinignan nyo ang aking transcript, ABCD. Okay lang. Okay lang. Hindi ko kinahiya. After I graduated June 3, 1988, ako ay kinuhang free intern sa Timon ng Quezon. June 3, 1988. September 1988, my name was brought in North Philippine Union Mission para ako'y maging intern. Bilis! Parang si Bob. Lord, behold, Pastor Makalintan, hold my name and said, hindi pwedeng i-regular right away si Sarmiento dahil ngayon ay September, gawin na natin sa January 1, 1989. Kaya't pagputok ng bagong taon, si Jesse Sarmiento ay regular intern ng South Central Luzon Mission. Wow! Serious! Pagputok ng 1993, December, ako po ay naordinahan. 5 taong sika. Wala ko yung aking parparo. Nalulutang-lutang sa mundo. I'm serious about life because I know my God. I know Jesus. He holds me and He promised me that He will took care of me. Sa kabila ng mahihirap na buhay na nararanasan, sa bawat sandaling tiklupin ang tuhod at sabihin ko sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo naman ako. Nakita ko ang kanyang mga tuloy. Nagkaroon ako ng sasakyan. Hindi po ako nagkasasakyan ng pangit. Kasing ganda ko lagi ang aking sasakyan. Kapag ako'y hinamon ng debate ng Iglesia ni Kristo, ako'y natatakot. Natatakot! But I'm not coward. I face them face to face and I'm not afraid, though I'm scared. May pangamba ba? Minsan ay nalagay sa maraming pangangit ang aking pinasok na buhay sa aking pagpapastor. Kung inyo natatandaan ang Santo Tomas Masake, ang killer po niya kaya ako nagpasukot. Umalis ako ng bahay, alauna ng madaling araw. Ang aking kasama ay hindi ko kilala. Ang lugar kong pupuntahan, hindi ko kilala. Aking isinakay sa PLTV, papauwi ng Santo Tomas, Batangas. Sa kasalukuyan, ang batang ito'y dinalaw ko sa Sablayan Colony. Colony ba yun? Ha? Sa Sablayan. Alam nyo, matanda na. It was about 20, more than 20 years. Nung mabilang ko siya ay edad 17, nang siya'y lumalabas, pinagkuhan at natanong niya ang aking mukha. Right away! Kilala niya si Pastor Jesse Sarmiento. From my childhood, I know my God. It was developed in my life. I practice the whole teaching of what I know from God. Mga minamahal ko, mga kabataan, don't be saying this word. Baka man aking sinasabi, kakaiba ang mundong ito. We can live peacefully through the promise of the one who calls us and chooses us. Amen? Amen. Na ang sinabi ni Tahirani, babalik tayo. Sabi sa kanya, Oops, masyado kang musmus. Dapat ikaw ay mag-train. Ngunit ang sagot ni David, ang ganda. Sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay nakaalala ng mga tupa ng kaniyang ama. At pagka kumaroon ng isang leon o ang isang uso, at kinukuha ang isang kordero o kawal, ay lumalabas akong hinahakon ko siya at aking sinasaktan, aking iniligtas sa kanilang bibig at pagka tinatanong ako,
ay aking pinapanahan at aking sinasaktan at aking pinapatay. Pinapatay ng iyong lingkod ang Diyos at gayon din ang uso at ang Pilistiyong ito na hindi anak ng Diyos ay pahintulutan ninyo na magwagi laban sa aking Panginoon. Hindi ko magagawa, mahal na hari. Nahitayag si Saul sapagkat nakita niya ang batang si David ay mayroong dedicated heart to defend Israelites. At nang siya ay pagpasyahan ni Saul na humayo ng kalabanan si Goliath, anong ginawa ni Saul? Binigyan siya ng kasuotang mandirigma. Alam na alam ninyo ang story na kanyang isukat ang damit pandigma ay nandang ni David na hindi siya makakilos. Alam nyo, ito'y medyo biro, pero ito'y totoo. Akala nyo madali magsuot ng musik? Subukan nyo na magsuot kayo ng musik araw-araw. Ayaw mo nga, pastor, na ako nahihiya pa magsuot nito. Sinusuot ko lamang pagkamangayang mga ganito. Ibig sabihin, ang kasuotan ito'y angkop sa lugar na yung pupuntahan. Palibasa si Gabriel ay hindi siya na ay magsuot ng pakikibaga o ng pakiging wario sa magkatalan niya. Ang Panginoon niya'y iba ang pakikibaga. Ang sabi sa Biblia, ang inyong pakikipaglaway, hindi lamang sa laban at dugo, hindi lamang sa pamunuan, kundi lamang sa Espiritu. By the Spirit, are you defend in God or to God? Nang dahil sa ganitong kalalagayan, inalis niya ang damit pagkawal. At ang sabi niya, siya'y maayon. At nang harapin niya si Goliath. Ano ang sabi ni Goliath? Oh! Oh! Siya mo? Oh, ikaw ba ang lalaban sa akin? Ang pula-pula ba ng iyong pisngi? Malinaw ang mata ni Goliath. Kita ka ng pisngi ni David. Mus-mus! Ano ang niya ako? Isang aso na sa iyong harapay ang dadalhin mo sa akin. Tirador at saka tungkol. Mula ngayon ang sabi ni Goliath, paghiliwahi palain ko ang iyong katawanan, ipakakain ko sa mga ibon sa iyong pagawin, lululayin ko ang iyong kaluluwa at kayo, aking magiging mga alimbing. Ngunit ang sabi ni David, I like his response. In the name of God, I come to fight against you. Not by might nor by power, but by the Spirit. Ako'y narito sa pangalan ng Panginoon. Mula na yung pupukutan kita ng ulo at ang iyong katawan ay pakakain ko sa mga iyong sa iyong papawin. Sa galing ni Goliath, sapagkat bata lamang ang nagsasabi sa kanya. Ang sabi sa Biblia, sa panasunod ng Biblia, isang tira lamang, laglak si Goliath. Mga minamahal ng mga kaibigan, being called and chosen by God, we have the purpose to live in this world. Opo, mahirap ang takbo ng buhay sa sanlibutan. Ngunit may kakayanan tayo na mabuhay ng kakaiba. Ang sabi sa talatang binasa sa atin kanina, nung una'y hindi tayo karapat dapat tumanggap ng biyaya, ngunit ngayon'y karapat dapat na tayo sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos. Dati natin tayo yung makasalanan, ngayon hindi na tayo makasalanan sapagkat tayo anak na ng Diyos. Kuminang ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makilala nila ang inyong Panginoon. Alam niyo mga minamahal mga kapatid, ang ipinaghihimutok ng aking puso. Alam niyo po yung himutok? Ba? Ang gusto ko sana, lahat ng Adventist ay kasing gwapo ko. At lahat ng babae ay magaganda. Kahit may problema ay makangiti man lang paminsan-minsan. Alam niyo, aking sinasabi ito sa aking mga anak, hindi po biro ngayon ang buhay. Ang ihalagang isang daan ngayon ay napakahirap kitain.
Ako po ay pastor sa loob ng 12 taon. Sa swerteng palad, ako po ay nakabroon. Tanda ko ang aking pangako na ako ay babalik. Gusto kong magpastor. After 9 years in abroad, I come back to the Philippines. And I want to be done in ministerial work. Lo and behold, bawal na sa Adventist ang matapat na work. I'm straight. Marami tayong mga pastor ngayon. They are not doing the job being a pastor. Because they haven't experienced to be like David. Kapag narinig ninyo ang inyong pastor, sorry kung sakali may pastor dito. Nasasabihin ang pastor ay maligtas nito, huwag kayo maniniwala. Hindi tayo dapat kalimutan ang Panginoon bilang pastor. Sa aking karanasan, bilang ako'y hindi na natanggap wala akong trabaho. I experienced to serve mentor here in EUP. Hindi po biro yan. Sa buha ko kung ito, magtitinda ng mangga. Lalapit sa inyo ang customer at nasabi, Pastor, magkano niyong mangga? Oh! Sakit. Masakit ako. Masakit. At ang masakit pa nito, Pastor, pwede kang tawad. Isang kapatid natin, ating sinasabihin siya. Siya ang maraming mangga dito, ang sabi sa akin, Pastor, wala kang hanap buhay. Magtinda ka ng mangga. Wala kang puhunan. Dalhin mo, pag naibinta mo sa kapwa ko bayaran. Thank you. Pero kalimasa, hindi lamang siya humingin po ng kanyang mangga. Siyempre, ang isang kain na mangga, mapuhunan mo ng isa, dalawa, tatlo na bulok. Apat, lima, anim na maasim at hindi maganda. Isang kilo ng mahigit. Aayaw kong ilahok ang pangit sapagkat alam ko ay mapasa. Isang araw, Biyernes ng hapon, mayroon pa akong humigit kumulang 30 kilo ng mangga. Malapit na lumubog ang araw, alas 3 ng hapon ang sabi ko, atin lang ipapalgay kasi pag nasira ito, tapos kahit balik kumulang na naraman. Bawat pumili ang sabi ko, sabihin nyo, balik puhunan na ito, mura-mura. Ba? Nagsunod-sunod, ang dami tumating. Wow! Ang masakit nito, pinipili pa isa-isa. Bakit na, pinipili pa. Mahirap po pala yun, kaya pagkakay namin isang paningin, huwag na nang yung pagkakapag, pinipili pa. Kawawa naman yung magtitinda. Pinipili pa.